pamilya. Binagyawan nun ng bata sa labas sa simbahan. Ha? Ito, oh. Ano gagawin natin dito? Kung walang kukuha sa kanya, paso. Ay, ambulin ko. At malalakihin natin. Padre, may lagnat ko. Oo nga. In nomine Patri, et Pile, et Spiritus Sancti. Amen. Mula sa gabing ito, ay tatawagin ka sa pangalan Alberto de Jesus. Si Emong, yung batang paho, yung nakikwentro natin si Herbosa. Sabihin mo, maghintay sila. Mga indot kayo! Lumabas kayo dyan! Puro yata kayo walang bayad! Lumabas kayo dyan ang magkasubukan! Ano kayo, mga sungaw? Pare, maghintay na kayo.
Sino kaya mga tarantadong yan? Yung mga nakaatraso natin sa Herbosa, yung malaki. Berting, hawak mo ba talaga to? Pare, baka mamaya mamuta yung mata natin sa kahihintay riyan, ha? Tsaka, baka abutin tayo ng bagyo rito. Hindi, relax ka lang. Nimbit ako eh. Sabi ko nga, magbo-blowout ka dahil birthday mo ngayon. Sigurado ka bang darating yung hinihintay mo? Dali. Oh, tuloy ba tayo? Oo, siyempre. Baka naman gabihin tayo. Hindi, pagkatapos natin kumain, hatin ka namin kagad, ha? Sige. Sali. Babarian. Dispensa. Pare, pasensya ka na. Hindi naman talaga sinasadya eh. Birthday ko ngayon. Mag-happy-happy nga kami. Sorry ah. Sorry, Brad. Waiter! Ano, bigyan mo kami ng dalawang beer at saka crispy pata. Oo, sandali lang. Okay. Akala ko hindi na kayo darating. Ngayon okay. Magpabihira kayo. Hindi ba basta usapan natin? Kahit na bangkay, darating kami rito ni Berting. Kumusta lakad niyo? Ayun, ayos na sana. Sigurado-sigurado na. Eh, dumating yung utol, Lazar. Huwag mo masyadong bibitin yan. Oo nga naman, Ting. Ayos lang yun. Nakakachempo ka rin. Seri, babagsak yun, ha? Inom na nga lang tayo. Di ba? Uy, Roldan! Uy! Ikaw pa na, ano? Mabuti! Ikaw! Ito, ayos na. Birthday niyan! Halikan mo! Aba, aba! Huh? Teka, hindi ako may birthday. Sino ba talaga ang may birthday? May birthday. Kiss the celebrant. Kiss! Kiss! Oh, saka mo ko ah! Hindi kasi may... Wait, Em! Naingal si Joe! Wait, Em! Dito ka na lang. Huwag ka na muna umalis. Sige na nga. Thank you for letting me be myself. Kakasa yung grupo niya. Pati yung nakabangga sa akin eh. Kumusta, kala mo kakasa. Pati yung babae ko sinulot. Kung gusto mo, midrana. Upakan ko na eh. Para matauhan eh. All night long. Sorry ha, hindi ko sinasadya. Ah!
Dandanin mo. Eh, ang likot-likot mo eh. Aray! Aray! Talagang mahal na mahal mo yan eh. Siyempre. Demonyo rin naman ang birthday mo, pare. Muntik na ako madisgrasya. Kung nga itong may kasalanan eh. Walang halagi ang kwintas mo, binalik-balikan mo pa. Eh, ni piso nga, hindi mo maisasanlayan eh. Akin na nga yan, maitapo na. Sandali, sandali. Akin na yan, magiging bitsa pa yan ang buhay mo eh. Alam mo naman ang istorya ng buhay ko eh, di ba? Dito lang sa kwintas na ito kung makikilala ang mga tunay kong magulang. Yan ka na naman. Naniwala ka na naman doon sa paring umampun sa'yo. Naturan, ayun nag-alaga sa akin. Aray, aray ko! Bubulagin mo ba ako? Ano ka ba? Ba't ako na yun ah? Ang aral-aral mo, ikaw na lang ginagamot eh. Eh, pagbutihin mo. Eh, hindi ko nga makita eh. Eh, paano mo makikita eh? Nakasang glasses ka. Alisin mo yan. Hindi, tama na to. Sige na, alisin mo na. Bagay sa'yo, pare. Kung ako magpapabugbog ako ulit, dagdagan mo dito, dito, saka dito. Roldan, tingnan mo. Tarantado! Tengo, bagay, no? Bagay na bagay sa'yo. Mga lukul mo. Mukha kang bangkay na nagbangon. Ayoko na. Tanginan naman, no? Tere, si Medrano, nasaan siya? Oy, Binong! Terry ang pangalan ko, ha? Andiyan si Medrano sa terasa. Tumuloy ka na. Salamat, ha? O kayo, saan kayo pupunta? Baka hanapin kayo ng customer nyo. Pasok, pasok doon! Maupo ka. Kumusta ka na, Medrano? Mas malagay. Alam mo? May nasagap akong balita na mga batang tundo yung nakasagupa natin. Nagkaroon ka, di ba? Pero umalis na ako. Umalis na ako. Matagal na. Pwes, bumalik ka doon, Binong. Alamin mo kung sino sila. At kung saan sulok ng tundo sila makikita. Sa pagkawasak ng mukha ko, buhay ang magiging kabayaran. Hindi madaling kumala sa barkada, Selly. Ang aming pagsasamahan, para kami mga magkakapatid na ulila sa magulang. Naintindihan kita, Bertin. Pero papaano naman tayong dalawa? Kaya naghihigpit tuloy ang kuya eh. Siguro, pag nakita niya na hindi ka nakikipagbarkada, magbabago rin ang pahikitungo niya sa'yo. Pwede ba, Selly? Huwag na natin pag-usapan mga kaibigan ko. Minsan-minsan lang tayo magkasama eh. Sila pa ba ang pag-uusapan natin? Alam mo, Ting, demonyo talaga ito si Johnny sa drama eh. Parang sinakulo. Natulala yung babae. Paano hindi huhusay yan? Magbasa nga lang ng comics yan eh. Eh, paiyak-iyak pa. Kiba rin ha. Pinapakinabangan naman. Ito yung masarap ng pagkain natin ngayon. Okay, order ka pa kung gusto mo pa. Okay lang. Maraming tayong pera ngayon. Mrs., chicharon bulaklak nga ako. Ah, ayos presinto! Bakit to? Nagmamamama pa kayo, no?
Ha? Eh, bakit muna? Tanong mo yung dalawa kung anong pinangako mo nito. Wala ko kaming alam dyan, Kabo. Kabo? Ano ba yon? Bakit hindi mo tanong dyan sa mga kaibigan mo? Bakit ka? Ano ba talaga ang problema? Tanong mo ito sa dalawang kaibigan mo ito. Anong pinagagawa nila sa loob? Itong dalawang to? Nagdadrama dun eh. Hindi naman siguro, Kabo. Bakit? May ebidensya ho ba kayo? Hindi, kailangan na ebidensya. Marami magwiwitis laban sa kanila. Teka, sandali lang, Kabo. Baka naman pwede nating... Pare, ito. Arbor na to. Okay? O baka naman gusto nyo pang tawagin ko pa ang atore ng papa. Kayo rin. Pagsabihan mo yung mga kaibigan mo. Ako hong bahala sa kanila. Kundi lang ikaw, hindi ko pagbibigyan ng mga yan. Salamat. Sige o, tara. Maraming salamat, Kabo. Ito si Kabo talaga. Mainit ang dugo sa atin. Ayaw mo, Berting. Ako hong bahala ron. Pagdating ng araw, luluhodin sa atin yan. Oh, ayun na. Oh, ready na. Isa, dalawa, titingin na. Titingin. Lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Hoy, Popoy. Hoy, si Popoy, oh, nagtatago rito. Maturo na. Shhh, huwag maingay. Ano ba yan? Tagal niya na. Ang bagal naman itong yayang nakuha natin. Ito nyo, nagawa nyo na nga akong atyo eh. Magmamadali pa kayo. Konting bilis, Day! Bayaan mo na, bumili ka na rin lang ng alak. Dilubos-lubosin mo na. Opo! Bilisan mo ha! Bullet! Wala na. Tangina, muntik yun tayo ah. Popoy! Popoy! Junjun! Tawagin mo nana niya! Nabala si Popoy! Bilisan mo dali! Popoy! Bebang! Bebang, tawagin mo si Aling Basyon! Dalian mo! Unay! Unay! Popoy! Roldan yung kotse! Pare, hindi na tayo pwede magtagal doon sa bahay. Jack, re-resbakan tayo nung bumanat sa atin. Kung sino man yun, kasi dito tayong patayin. Hindi problema yung lugar na lilipatan natin. Kung hindi yung mga taong bumalik sa atin. Hindi kaya mga taga-Pulgueras yun o mga taga-Angalo? Wala naman tayong atraso mga yun. Hindi, pare. Teka, parang namumukha ang kuya isa. Tama, si Binong Bulol. Ibang taga-Pritil. Alin, yung mga nakalaban natin sa beer house? Yun na nga! Pare, gaganti tayo.
Mexicano to. Berting, bayad na yan. Wala na kayong dapat intindihin. Ayos! Ayos ng buto-buto. Oh, maliwanag na ang lahat. Moro, ayokong may nakakaalam sa lugar na to, ha? Okay, wala kang problema. At nakasisiguro ako sa baril na yan. Wala pang nasisintinsyan yan. Siguruhin mo? Oo! Akin ang baril mo. Sino nagpayari sa amin? Sino? Anak ng puta, Bino. Nakapatay ka ng bata. Nagdamay ka pa ng ibang tao. Sino? Ay magsalta. Magsalita ka na. Baka ito na ang swerte mo. Sino? Ay magsalita? Ano? Magsasalita na ako. Si Medrano. Sa lahat mata? Mahirap buhay ng ganyang klaseng mga nganta. Umipiyok. Pero, Johnny, siguruhin ninyo. Thank you.
sa Medrano yun. Ngayon lang nangyari sinalaki yung hangout natin. Kung sino man mo ngayon, para na rin lang hinukoy ang kanilang libingan. Medrano, sa palagay ko, pwede nating hanapin yung mga taong yun. Kung gusto mo, pwede naman namin sunahin ang distrito ng buong tundo. Huwag na. Marami ka masasakisaan. Baluwarte na matatapang ang lugar na yun. Huwag kang magmadali. Mahaba pa ang labanan. Hello? Yes? Sandali lang, ha? Drano, nayari raw si Binong Bulol. Natagpong tad-tad ng bala ang kanyang katawan. Mga putang inang ina. Alam niyo, dapat pakinabangan natin mga armas nato eh. Hindi lang sa pagdepensa sa sarili natin. Eh, paano? Madali yung turo. Alam mo, pare, ang tao, pag may barel, malakas ang loob. Puh! Pare, huwag kayong papadala sa init ng barel. Baka tayo malagay sa alanganin niya. Kung gusto niyo kumita, may alam ako. Saan? Sabi ng walang lilingon. Tara. Pare, hindi lang pala sabon na laman ito eh. Oh, blue seal oh. Oh. Vertigo. Oh, gusto nyo para isang usapan na lang. Bayaran nyo na rin yan. Paano to, boss? May blue seal. Iba presyo niyan. Mainit yan, ha? Eh, illegal ito, eh. Boss naman, ito ba ang transaksyon natin, Pigan? Sige na. Bayaran mo na. Jackpot ka na dyan. Eh, paano kung magkahulihan? Aba, problema na niya yun. Pag kami naman na nahuli, problema na namin yun. Wala lang kantahan. Pag sinigaw nyo kami, kahit magtago kayo sa bahay bata ng nanay nyo, dudukutin ka namin. Sir, paalam na muna ako. Maga pa, bata. Oo nga, sir, eh. Pero may exam pa kami. Dadaan muna ako sa library at magre-review pa ako. Op, op. Basahin mo muna ito bago ko umalis at tatapusin ko ito. Ramon, hindi pa pamilyar sa'yo mga description ng mga tao mo yan? Parang mga grupo ni Berting yan, ah. Hindi naman siguro, sir. Baka no? Kahawig lang. Pinagtatakpan mo pa? Hindi, sir. Kung mayroon man taong gusto makitang nakakulong sila, walang iba kundi ako. Kaya lang, bago tayo kumilos, kailangan ng positive identification with supporting evidence. Oo na. Supo-supporting evidence ka pa eh. Nag-aaral ka lang, Luke. Alam mo kung sino ka ng pinakamagaling eh. Sige, 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 sige. Lakad. Opo, opo, opo. Akin ang statement na yan. Hindi kaya inside job to? Hindi, sir. Mahal to yun, di ba? Oo nga, kaya ako nga binili yan eh, para sa'yo. Hindi mo naman ako kailangan bigyan ng ganito kamahal eh. Basta galing sa mabuti. Ang ibig kong sabihin, pwede mo akong bigyan ng kahit ano, basta't galing lang sa'yo.
Pasensya ka na. Minsan kasi, Sally, pagkasama kita, masyado ako naging sensitibo eh. Asahan kong pagbibigyan ako sa hinihiling kong pagbabagong buhay mo. Bigyan mo ako ng panahon, Sally. Kahit sinong tao, mahirap magbago sa isang gabi lamang. Maghihintay ako. Sally, saan ka galing? Sally, kinakausap kita. Kuya, pwede ba? Pagod ako eh. Uwi pa ba ng sandalaga to? Anong oras na? Pwede ba? Bukas na tayo mag-usap. Sally, ngayon magagalit ka sa akin. Dahil sinaktan kita. Pero alam mo ba, ikaw ang nagtuturo sa akin para gawin to. Sally, ayoko masirang pangarap sa atin ng papa at mama. Tandaan mo yan. Sumula! 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 Sumula!
Bakit nangyari ito sa'yo, Berting? Nasaan sila, Roldan? Nasaan ang mga kasamahan mo? Nag-iisa lang naman ako ng mangyaring gulo. Pinipensa ko lang sarili ko. Gusto mo bang kausapin ko si Kuya? Baka may maitutulong siya. Hindi na kailangan. Handaan na ako, ano man ang mangyari. Maligaya ka na ba ngayon, Kuya? Berting, babalik na lang ako. Berting, kung walang abogado na hawak sa kaso mo, bibigyan ka ng gobyerno. At gagawa ko ng paraan para gumana ang sentensya mo. Kung makikipagtulungan ka sa akin. Alam mo, Ramon, ang mamatay yung paring umampun sa akin at nagpag-alagala ako sa tundo, tinanggap ko na kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Anong klaseng sentensya yan? Pagkatapos ng mga napatay niya, yun lang ang hatol. Dapat sa kanya bitayin ng patiwari. Medrano, baka hindi pa matapos ang sentensya noon eh. Mapatay na yon. Ano mga ginagawa ng mga kakusa natin sa loob? Hanggat hindi ko siya napapatay, hindi mabuburo sa isip ang kung ginawa niyang ito. Kumain, pare, para hindi ka naman mabihado rito sa loob. Alam mo, Berting, may balita kami na ipapako ka raw ng mga jurito bago ka makarating sa kalbaryo. Inumpisa na nga nila ako, eh. Eto pa, kumusta nga pala sa labas? Napakainit, pare. Kaya naghahanap nga kami ng malamig na lugar. Teng, ingat ka lang dito, ha. Baka maunahan ka. Kaya nga, ipapalipat na ako ng Iwahig. Delikado lagay ko rito.
Ang tiyaga mo rin naman. Nag-aaksya ka lang ng panahon niyan eh. Isipin mo, bawat buwan, imamarka mo sa punong yan. Nako, kalibutan mong nakakulong ka. Alisin mo na sa isip mo yung salitang laya. Habang nandito ka, magsaya ka na lang. Alam mo yung paglaya, bigla-bigla na lang dumarating yan eh. Anong malay mo? Baka swertihin tayong dalawa itong darating na Pasko. Masama yung pangalan natin sa bibigyan ng parol. Pero sa akin man, Teban, iba naman ang ibig sabihin nito. Habang dumadami ang guhit nito, ang ibig sabihin, nababawasan naman ang panahon na ilalagi ko rito. Kaya hindi naman ako naiinit. Kaya tingnan nyo, marami na. Oh, halika na, Manteban. Sige, halika na. Badong! Hoy, Teban! Bakit ka nandito? Kailan ka ba dumating? Kamakalawa lang. Bakit ka pumayag na mabalik dito? Oh, bakit? Ayaw mo na bang magkita tayo? Hindi naman sa ganun, Badong. Kasi nandito yung si Buwang. Sinong Buwang? Yung kapatid nung napatay mo. Mag-ingat ka. Alam mo, Teban, kapag oras ng isang tao, saan mo naroroon kung mamamatay, mamamatay? Hindi ba, pare? Totoo nga ho yun. Ay, oo nga pala. Berting, si Badong, dati kong kakosa dito. Dong, si Berting. Ah, siya. Kamusta? Kamusta? O sige, magkita tayo muli, ha? Sige. O sige, Berting. Bigyan mo nga ako dalawang tinapay at matamis na ba, oh? Quattro di Jack. Ngayon lang. Sorry, sorry mga kasama. Quattro di Alas. Malas. Ayaw ko na. Attorney, yung kulang ko sa lamisa, bukas ko na ibibigay. Open credit ka naman dito, Cabo eh. Kung gusto mong bumawi, pwede ka pa. Yung baril ko. Ina mo ka, madaya ka. Kabo, bakit binaril? Bubunot ang tanong yan eh. Wala. Wala siyang baril, Kabo. Patay na itong taong to, Kabo. Napatay mo. Kala ko kasi may baril eh. Kabo, mabuti pa kaya eh. Akin na yung baril mo. Itatago ko to, umalis ka na. Para pagdating ng investigador, sasabihin namin, tumakas ang kriminal. Hindi namin nakilala kung sino. Sige na, umalis ka na. Salamat, ha. Hoy, Buisit. Tumayo ka na riyan. Kahit na blanco, masakit din, Roldan, eh. Oo. Tama na yung drama, pare. Magpunta ka ng Olonga po. Magtago ka ron, pare. Huwag kang magpapakita rito, ha. Ayos na ba yan? Ayos na. Salamat, Roldan. Yes, Salmon. Mataas ang lagdag niya. Berting, dali na natin siya sa ospital. Sama
ang panahon. Ano yung layo rin dito, hospital? Baka abutan tayo ng ulan eh. Lalo lang lumala ang sakit ng mga badong. Anong dapat nating gawin? Pakikuhan lang ng tubig sa palanggana. Babanyos na natin siya. Magpahinga ka na muna at ako naman ang magbabantay. Ang Mario, patakasin niyo naman yung bata ko. Total, kayo naman ang escort niya bukas eh. Kayang-kaya nyo gawa ng paraan yan. Roldan, bawal sa amin mga pulis ang pinagkagawa mo. At saka, yung bata mo, hindi mahinang klase. Matindi rin. Mahirap yung sinasabi mo. Siguro naman, Mang Mario, mas mahirap yung pagtatakip na ginawa ko sa inyo. Huwag kayong maglala. Hindi kayo maagabyado. At kung sakaling magkagipitan, ano naman maging kalagayan ko? Sagot ko kayo, Kapo. Patakasin niyo lang ang bata ko. Okay. Takas. O pinatakas. Huwag mo naman akong pagsasalita ng ganyan, sir. Mas matanda ako sa'yo at nauna sa serbisyo. Kabo, dito sa trabaho natin, hindi pinag-uusapan kung sinong bata at matanda, kung sinong unang naging pulis. Ang gusto kong ipaabot sa'yo ay ang responsibilidad. Isipin na lang ninyo, nataya ang buhay namin sa paghuli sa taong yun. Pagkatapos na baliwala, dahil sa kapabayaan ninyo. Kabo, I'm sorry. But I have no alternative but to recommend you for suspension. Kayong bahala. Manteban, nakadilensya ako ng baboy damo. Naku, champion! Tama-tama!
Pupukulo na itong dilaga kabate. Parang masarap yan, ha? Ba? Oh, Berting, masambasa ka. Oh, tinan mo ang likod mo. Oh, palitan mo yan. Baka mapulmonia ka. Oh, pahiran mo yan, pati yung ulo mo, patuyuin mo. Salamat, do. Oh, sige, oh. Oh, magkape ka muna. Alam mo, Bertin, nung ako'y kasing edad mo, sobrang init ng ulo ko. Lahat ng hamon, tinanggap ko. Yung pagpatay, ordinaryo sa akin yan. Marami na rin ako napatay. Lahat ng kasamaan, ginawa ko na at katarantaduhan. Kaya siguro hanggang ngayon, andito pa ako. Kung maaari ko lamang ibalik ang panahon. Berting, ang may papayo ko sa ito, kapag ikaw'y lumaya na, magbago ka, piliin mo yung kaibigan nang gumanda ang buhay mo. Hayaan niyo, Mambadong. Sisikapin ko. Hindi sapat yung sisikapin eh. Ipangako mo sa iyong sarili. Dimas, wala siguro ni Badong. Ligtas na siya sa akin. Hindi ako titigil hanggang hindi ko na ipaghiganti ang aking kapatid. Oo naman. Ipapuputol ko ang buntot ko kapag hindi ko ginawa. Buwang, sinabi mo yan, ha? Badong, sigurado ka ba na si Berting ang hinahanap mong anak? Yung kanyang kwintas at balat sa kanyang dibdib, hindi ako maring magkamali. Ay, bakit hindi mo sabihin sa kanya na ikaw ang kanyang ama? Matagal na rin ibig kong gawin yan. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Manteban! Mambadong! Oh, Teng! Bakit ka pinatawag ni Super? Magandang balita. Ang sabi niya sa akin, kapag ipinagpatuloy ko magandang record ko rito, baka bumaba ang sentensya ko. Kaya Berting, mula ngayon, iwasan mo na ang gulo nang madali ang paglaya mo. Oo. Tama-tama! Kakain na tayo ng inihaw na usa! Kawawa naman si Berting. Malaki rin yung sakripisyong ginawa niya para sa atin. Oo nga eh. Matagal na rin natin siyang dahil sa kikita. Mas okay sana kung kumpleto ang grupo. Di bale, paglabas niya, masusurpresa siya pag nalaman niya big time na tayo. Natitikman rin niyang buhay na meron. Kamusta na kaya siya ngayon? Alam mo, Berting, sa linggo, pag nakakuha tayo ng passes ulit, meron tayong pupuntahan. Mas maganda ron. Para bang nasa laya ka? Ano yung pinanta natin kanina? Nagustuhan mo ba? Oo, maganda nga ho. Saka mababait yung mga kaibigan nyo. Ah, oo. Marami akong kaibigan dito, pero marami rin kaaway. Ang talagang kasama ko, di ba, si Teban. Sa labas pa, magkasama na kami. Sa Munti, nakasama ko rin. Dito, sa Iway. Pangalawang dating ko dito, nadatnan ko. Kaya talagang matali kong kaibigan. Alam niyo, Mambadong, medyo matagal na rin ho tayo magkasama. Pero marami pa rin ho kung di alam tungkol sa inyo. Meron ho ba kayong pamilya? Alam mo, Berting, meron akong sas... Mambadong! Mambadong!
Alam mo, Bertin, matagal nang gustong ipagtapat sa'yo ni Badong ang katotohanan. Natatakot lang siya na baka hindi mo siya maintindihan kung bakit kanya iniwan sa simbahan. Nung gabing yun, napatay ang iyong ina. At siya naman ay pinaghahanap ng may kapangyarihan. Wala siyang ibang lugar na mapapagdala sa iyo kundi doon. Gusto niyang lumaki kang may takot sa Diyos, ligtas sa panganib. Dahilan sa ang kanyang kaaway, ay sumumpang uubusin ang buong pamilya ninyo. Alam mo, Berting, tuwan-tuwa siya nang malaman niyang ikaw ang kanyang anak. Nasisihan na siya na kayo nagkikita, nagkakausap, kung minsan ay magkasabay pa kayong kumakain. At nasusubaybay ang kanya. Eh kung malaman mo na siya ang iyong ama, baka isipin mong kaya sumama ang iyong buhay ay dahil sa siya ay isang kriminal. Talaga lang maikli ang panahon. Anteban, ang tagal ko siyang hinanap. Pagkatapos, kung kaya luwala na siya, saka ako naman malalamang. Sipag-sipag ng batang ito, ah. Tama na yan. May basang-basa ka na ng pawis, ah. Gano'n na. Berting, kumain ka ng kumain, ah. Opo, Padre Sibilya. Papakabusog ka. Ano ba? Pay-pay! Opo. Huwag mong titigilan yan hanggang hindi malinis ang gandon, ha? Pagbabalik ko't hindi malinis yan, mag-iingat ka sa akin.
Bukas yan, kuya. Ka na ba? Ipaghahain kita. Tapos na, salamat. Nabigyan na ako ng parol. Kumusta ka na? Mabuti, tulad pa rin ng dati. Meron na ngang... Ikaw, kumusta ka na? Eto, laya ulit. Talaga bang kumain ka na? Tapos na. Yan nga pala. Sina Roldan, ang ibig sabihin, may balita ka ba tungkol sa kanila? Kumusta, Ramon? Shelly, tuloy na ako. Sinabi mo ba sa kanya, Shelly? Basta yung sinabi ko sa'yo, bahala ka na ron. Roldan! Laya na si Berting! Ano? Sandali, Mario. Berting! Puta! Tama-tama ang laya mo. Berting! Welcome, pare. Halika! Marami kaming sorpresa para sa'yo. Ayos. Dito ka! Oh, ano? Kamusta ka na? Kwentuhan mo naman kami. Ito, ayos lang. Pare, lalo ka yatang gumawa po. Tingnan ko nga. Mga pare, sa wakas, kompleto na naman ang barkada natin. Diba? Teng, okay, ah. Inom tayo, inom. Mang Mario? Hmm, matagal nang atin yan. Pare, lakatan. Blue seal, pare. Iba na tayo ngayon. Big shot. Palagay ko matagal nang hindi nasasayaran ang alak at lalamunan mo. Pwes ito, pare, imported. Pare, sige na. Kakapli muna ako. Tama ang sabi mo eh. Di na ako sanay dyan. Oh, sige. Ako na lang titira niyan. Mario, pakisabi nga rin sa mga kasama natin na magdala rito ng kape. Okay, oh. Hello? Yes? May kasama? Sandali. Roldan, ayos daw ang deal natin, kaya lang may kasama. Ano? Pare, sabihin mo sa kanila, kapag may dinatan ako ibang tao ron, gagawin ko lambat ang katawan nila. Tatantarin ko ng bala kahit na sino pa sila. Berting, Danny, iba na labanan ngayon eh. Oo nga, pare. Iba na ang takbo ng panahon ngayon. Siya nga pala, pare. Tumawag ka na rin sa Pasay. Sabihin mong kailangan ko isang pang-espesyal para mamayang gabi. Meron tayong happening. Okay? Okay, boss. Oh! Para sa muling pagsasama-sama ng barkada at sa paglaya ng Berting,
Close tayo lahat. Okay. Pinagbago ng panahon. Siguro, maliligaw na ako rito. Pati nga sa tondo eh. Laki na rin ang pinagbago. Oo nga. Nagkita na ba kayo ni Sally? Oo. Sa kanya nga nalalaman ko sa kayo makikita eh. Di nakita mo na yung anak mo. Anak?
Oo, yung anak mo kay Sally. Di ba niya nabanggit siya? Berting, anong kailangan mo? Bakit naririto ko na naman? Gusto kong makausap si Sally. Tungkol saan? Sa aming anak. Kalimutan mo na yun. Wala kang ihahabol. Hindi kayo kasal ng kapatid ko. Ako pa rin naman ang kanyang anak. Eh, ano ngayon? Ay tungkulin akong dapat gampanan. Gusto kong makita at makilala ang aking anak. Makita, maaari. Pero ang magpakilala, patunayan mo munang karapat dapat kong maging ma. Dito naman! Dito naman! Bila mo akong tsokolate, ha? Oo. Pulis ka rin ba? Kaibigan ka ba ng Tito Ramon ko? Hindi. Kakilala ko lang. At lalong hindi sa pulis. Anong pangalan mo? Alberto De Jesus Jr. po. Ang tawag po sa akin ay Jr. Ang nanay! Ay, Sally. Ipasok mo itong anak mo. Baka marumihan dito yan. Sige na, Junior. Ay, alam niyo, nakita ko yung mamang yung kahapon sa simbahan. Sino ba yun? Kakilala niyo ba yun? Si Berting, pare. Uy! Berting! Upo ka rito. Pare! Upo ka muna. Pare, paupuin mo. Ano gusto mo? Alak? Kape? Alak na. Kape, pare. Baka mamaya magkasakit ka pa sa puso nun. Eto, Dre. Stateside to. Oh, ikaw, pare. Oh, huwag kami iya. Oh, kamusta ka? Kami kumikita ngayon ng limpak-limpak. Yan ang kinalulukuhan ng mga kabataan ngayon, Ten. 70 grams? Halika. Meron pa akong pakikita sa iyo rito. Kita mo to? Tol, ito malit na supot lang ito. Pero ang halaga nito, 1,000. Gusto kong malaman mo na lahat ng nakikita mo rito ay meron kang bahagi. Sa lahat ng lakad namin, sa lahat ng kita namin, meron kang parte. At yan ay tinabi namin para sa'yo. Nang sa ganon, paglaya mo, meron kang gagamitin. Ganyan ka namin kamahal. Ganyan ka kahalaga sa amin. Kahit hindi ka namin kasama, kahit na malayo ka sa amin. Hindi lang yung pare. Magkakaroon ka rin ng sariling negosyo. Hindi ba, Roldan? Bibigyan kita ng sarili mong teritoryo na kung saan ay pwede ka magbenta ng mga kalakal natin. Ginagarantiyahan ko sa'yo, pare. Kikita ka ng malaking kwarta. Bibigyan din kita ng mga tauhan mo na aalalay sa'yo. Salamat, Roldan. Pero
Naguguluhan pa ako eh. Hindi pa siguro ako handa. Pakiramdam ko kasi, parang marami nang nangyari. Samantalang... Ayokong isipin mo na inilalayo ko sa iyong ating anak. Noon pa sana una tayo magkita, ipagtatapat ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Natatakot kasi ako na baka hindi ka maniwala. Matagal na panahon din tayo nagkalayo. Nasa akin lahat ang pagkakataon upang magbago. Pero tulad ng pangako ko sa Bertine, naghintay ako. Paano mo sasabihin kay Junior ang tungkol sa akin? Baka siya naman ang mabigla. Matagal ang handa ang kanyang loob. Hindi lang alam ng kuya, pero inunod ko sa bata na meron siyang isang ama sa malayo, na balang araw, darating at mahikit at mahikilala niya. At may isang araw, ipinagtapat ko na sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Anong sinabi niya? Tuwang-tuwa siya. Gusto ko raw niya makita. Makalaro. Makatabi sa pagtulog at maipakilala sa kanyang mga kaibigan. Junior? Tay! Tay, laro tayong Jolene. Laro niyo ka ba? Oo, magaling ako dyan. Sige tayo, halika! Alam mo, pinaral kami. Ang galing talaga ng tatay. Shelly, pumasok na kayo. Nay, ang Jolene ko! Sige na, Junior. Mamaya na yun. Ngayon, hindi ko na mapipigilan si Shelly. At nakilala mo na iyong anak. Makakabuting ikaw nang lumayo. Maliwanag ang nangyari kanina. Kung sino mang kalaban mo. Kung naging mainit man sila noon, bago kang nakulong. Lalo mainit sila ngayon nakalaya ka na. Buhay ang inutang mo. Buhay din ang sisingilin sa'yo. Dibale sana kung buhay mo. Paano kung buhay ni Sally? O buhay ng anak? Ramon, ito na ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Ang makilala ko, anak ko. Pagkatapos, ihilingin mo pang tayo ko sila. Bakit? Ganun ba ako kasama sa tingin mo? Galit ako sa mga katulad din mo na nagbibigay ng masamang reputasyon dito sa Tagatundo. Ayoko magmana sa si Junior. Ayoko sa maging hudlong na katulad mo. Kaya layo mo siya. Ramon, dito ako unang nakakita ng liwanag. Tatundo ako unang lumakad. Nagkaisip at lumaki. Kaya dito rin sa Tundo, lalaki ng aking anak. At patutunayan ko sa'yo na kahit ang isang bata ay anak ng dating kriminal, lalaki rin siyang may respeto sa batas at takot sa Diyos. Ano ba talaga ang gusto mong palabas? Na magaling kang lalaki? Na hindi mo kami kailangan? Ha? Aldan, saka na tayo mag-usap. Lasing ka eh. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Alam ko ang sinasabi ko. Berting, baka nakakalimutan mo na buhay ang pinuhunan namin dito para marating namin ang kalagayan namin ngayon. At yan ay ginawa namin, hindi lamang para sa amin, kundi pati sa'yo. Pagkatapos ganyan pa iasta mo, bakit? Sino pinagmamalaki mo?
Pare, Sundan, huwag mo naman bigyan ng masamang kahulugan. Tama na! Talagang malaki na ipinagbago mo. Hindi na ikaw yung dati namin kasama, Berting. Pare, wala nagbabago. Naguguluhan lang naman ako eh. Talagang dati namang magulo ang buhay mo ah. Talagang wala nang pagbabago. O baka naman dahil nalaman na may anak ka kay Sally. Bakit? Nakakasiguro ka bang tunay mong anak yun? Ha? Baka mamaya katulad mo rin yung anak na bitch! Ako naman siya napagsalita naman sa'yo. Talagang hindi ko na matanggap na nagbago na siya. Pinakakala niya, nagbago ko. Pero kahit ano pa nangyari sa amin, parang kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi lang niya ako naintindihan eh. Siguro, naguguluhan na si Berting sa katayuan niya ngayon. Maaari. Dahil, uninimbang siya sa atin. Kiseli, tinaalala pa niya yung bayan niyang pulis. Nung araw, nung hindi pa dumarating ang Berting nandito sa atin, gadagad ang takbo ng buhay natin. Nung dumating dito yan, nagkagulo-gulo na tayo. Kung ako sa inyo, kalimutan ng Berting na yan. Well, hindi ba sa malilimutan na mabubuting kaibigan? Sila nga itong binigyan ko ng proteksyon sa kahanap buhay. Siya pa itong nagmamalaki. Berting, dapat mag-usap ulit kayo ni Roldan para magkaliwanagan kayo. Mabuti pa, ihatid mo na kami. Baka naroon ang kuya. Sige. Hello. Medano? Akala ko ba maliwanag na ang usapan natin na hindi mo na pakikialaman si Berting? Roldan, wala akong alam sa sinasabi mo. Yung pala naman eh. Bakit ini-interest mo pa siyang patayin? Kung gusto ko patayin si Berting, doon pala sa club niyari ko na siya. Hindi na pala magkasubukan tayo. Inarbor mo. Kaya ayos lang. Hindi ka na nga kung wala kang gagawin. Bakit kahit sino bumanat kay Berting eh, sa akin binibintang? Ikaw lang naman ang alam kong may galit sa kanya eh. Ah, ganun ah. Okay. Kung ayaw mo maniwala, simula ngayon, tapos na lahat ang transaksyon natin. At Roldan, huwag ka magkakamalimgambis yung kalabanin ko. Papunta ka pa lamang. Pabalik na ako. Alam mo, pare, matagal na ako sa ganitong uri ng hanap buhay. Huwag mo akong mamalitin, Medrano. Baka nakakalimutan mo. Sa maliit, nagmumula ang malaki. At kapag binangga mo ako, bahala ka sa buhay mo. At matuto kang sumangga. Tay, bakit maghihulay tayo ng bahay? Kasi, yung may-ari nung tinutuluyan ko, nasa probinsya, eh ako muna nagbabantay dun. Tay, sana ano, paggabi, sa amin ka matulog para... Nakahalika mo at nakakatabi ang nanay. Junior, ha? Gusto ko sana eh. Kaya lang. Pasikip dun sa inyo eh. Saka mainit. Ang laki-laki ng nahihigaan namin. Kasang-kasi tayong tatlo. Tsaka, kung naiinitan ka, may ventilador. Hayaan mo. Pag dumating yung may-ari ng bahay, magsasama-sama na rin tayo. Pero matagal pa yun. Sayang ano? Sana dumating na yung may-ari bahay.
Oreo, sigurado ka ba dito ang usapan niyo? Oo, sa lugar na ito. Titingnan ko sila sa kabila. Putang ina, Johnny, ah. Mukhang kinakabahan ako sa lugar na ito, ah. Para bang kinikiliti ang tumbong ko? Tangina naman, Turo. Umiral naman yung pagka-nerbyoso mo. Eh, siyempre, illegal itong lakad natin. Kaya dito sa lugar na itong bagsakan. Si Mitrano lang naman kakompetensya mo eh. Baka gusto niya subukan ang lakas mo. Pwes, magpakitaan kami ng galing. Masama mga bata mo, Mario. Pagdating dyan, hindi po mapatos mga bata ko. Sabi mo lang kung anong gusto mong gawin namin kay Mitrano. Gusto kong dalhin yun siya rito sa akin. Babalatan ko siya ng buhay. Galing kay Mitrano. Nakikiusap na kung maaari raw eh, magkita kami para magkaliwanagan. Sinasabi ko na nga ba na machochope ang tarantadong yan eh. Makikipagkita ka ba sa kanya? Oo. Pero sa oras at lugar na gusto ko. Mas mabuti na yung ganun. Para maiwasan ng maraming patayan. Roldan, putang ina, kinakabahan ako ah. Pwede ba, Turo? Pinahihiram mo na naman yung nervous mo. Hindi. Ganito rin ang naramdaman ko. Ang mayari kami ni Johnny. Para bang kinikiliti ang tumbong ko eh. Pakiramdam mo lang yan. Oreo, Ramon, umba nga kayo, tingnan nyo muna. Wala si Roldan eh. Umalis kasama si Turo. Makikipagkita kay Mitrano. Bakit? Makikipag-areglo sa grupo. Simula kasi nung banatan kanila, tumindi ng banggaan namin. Roldan! Si Mitrano! Yung pang kinakasama ng loob sa inroll din eh. Para bang pinabaliwala mo pag bumalasakit namin sa'yo.
Kaya nga ako nandito eh. Para magpaliwanag sa'yo. Hindi naman ako talaga tumitiwalag sa grupo eh. Kaya lang, hindi kaya ng konsyensya kung klase ng negosyo niyo. Dito madaling tumpak ng pera. At dito lang ang paraan upang makapagpasasaan naman tayo sa buhay. Pare-pareho lang naman tayo laki sa hirap, ha? Ayaw mo bang guminhawa? Guminhawa? Kapalit naman ang pagkawasak ng libo-libong buhay ng mga kabataan. Johnny, sabihin mo kay Roldan, kaya ko pang magtiis. Huwag lang niyo isipin na kumakalas na ako. Tulad ng dati, kasama niyo ako. Kahit sa kamatayan. Tangin na, Teng. Nagkamali kami. Di ka pa rin nagbabago. Anak ka pa rin ng tundo. Alam nyo, pag dumaki ako, gusto ko maging mayaman. Alam mo naman, di ba? Gusto ko may sariling kayod. Mayaman ah, sikat pa. Ako? Kahit nga ako, pwede. Roldan, kahit anong mangyari, sama pa rin ako sa'yo. O, mamatay ka man? Oo, thanks man, mamatay man ako. Alam nyo, makilala ko lang ang nanay tsaka tatay ko. Tama na sa'kin yun. Berting! 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 Roldan! Roldan! Berting! Si Berting nalulunod! Bilisan mo! Bilis! Ano ba ito? Nakakaubo! Tigil na nga kayo! Tayo ka muna, Johnny! Sana paglaki natin, huwag sama-sama tayo. Kahit anong mangyari. Hindi lang yun. Kapag may isang napi, lahat gaganti. Oh, Roldan, ang di pumayag, ilang bayag. Oh, sumpaan na lang tayo. Kung ano man binabalak mo, makakabuting kalimutan mo na. Kumikilos mga tauhan ko, kaya hindi magtatagal. Mahuhuli rin mga taong pumatay sa mga kaibigan mo. Alam kong masakit ang nangyari sa iyo, mga kaibigan. Pero ipasa Diyos mo na lang ang lahat. Makikiusap ako sa iyo. Paano naman ang kinabukasan ng iyong anak? Parang awa mo na, Berting.
Perting? Perting? Selly, mahirap ipaliwanag kung bakit kailangan kong gawin ito. Isang bagay lang hilingi ko sa'yo. Ayoko maulit kay Junior ang nangyari sa akin. Pero na sana bahala sa kanya. Malang sa kanya yan. Pinatay niya mga kaibigan ko. Wala siyang kinalaman sa mga sinasabi mo. Ang totoo, mula ng ambusin siya, hindi na siya umaalis ng bahay na ito. Ako magpapatunay sa inyo. Danny. Hindi si Medrano. Sino? Putang ina! Si Mang Mario! Si Kabo! Nakaganti na rin ako sa kanila. Ngayon, wasak na yung pangkat ni Medrano. At wala na yung grupo ni Roldan. Magtatayo tayo ng malakas na pwersa! At tayong makukontrol ng lahat! Talagang bilib ako sa iyo, Mario. Walang imposible. Tagay tayo. Mario, paano naman ang mga bata? Hindi problema yan. Sabihin mo sa mga bata, hindi sila magrepyado. Bawat timbang, mayroon sila. Ayos mga bata. Huwag kayong mag-alala. Ito na ang umpisa ng ating maliligayang araw.
Besting! Wala akong trabaho sa'yo! Putang ina mo, Mario! Maraming buhay ang nadamay ng dahil sa'yo! Gumantay na ako sa mga kaibigan mo, Besting! Dahil winasaklan ang buhay ko! Yan ang atraso mo sa akin! Good day. Good day.